up mga kabeshi, and nandito na naman po ang inyong kaibigan, Kusinera Grace is here. In today's vlog, may pinauwi yung tita ko ng ulam, pero hindi alam ko anong luto ang gagawin. Puntahan natin sa kusina para malaman natin, no? Pauwi siya ng chicken wings, half baked in bologna. So, ayun. Chicken wings yung pinauwi ni tita at hindi ko alam kung paano luto. Kasi wala siyang sinabi kung ano luto. So, titingin tayo sa ref ko ano yung magagamit natin para maluto natin. Tara, tara, tara. Kulot. Excuse me, kulot. So, ito yung laman ng ref na yun. Wala ka masyadong kalaman-laman. Pasensya nyo na. Meron tayo dito. Ay! Hoy! Tayo yung dito si Lilias. Tapos, at meron tayong sampalok. Yeah. So, magluluto tayo ng sinampalukang chicken wings. So, magluluto tayo ng sinampalukang chicken wings. So, tara. Pasensya nyo na po yung aming background. Medyo maingay. Gagawin na natin ay patatagasan muna natin si chicken. So, ayan. Patatagasan muna natin siya. So, habang pinapatulo natin si chicken, magkukuha muna tayo ng mga sibuyas, bawang, and luya. So, let's do this. Natin yung mga chicken para mawala yung excess water. At syempre hindi kompleto ang pagigisa kung walang mantika. Tansya-tansya lang po mga kabeshi ang paglagay ng mantika, no? Wala po tayong proper na sukat dyan. Mga beshi, una kong igigisa ay ang luya hanggang sa lumabas ang kanyang bango at medyo brown na siya. Saka ko naman po isusunod ang sibuyas. Hanggang sa maging translucent, isusunod ko naman din po ang ating paboritong bawang. Yan, gigisa-gisa lang natin siya mga kabeshi hanggang sa medyo mag-brown-brown na siya. Pero huwag natin susunugin mga beshi ha. Dahil mapait na po yun. Saka ko naman po isusunod ang kamatis. Tulad nga po ng sabi ko, kaysa po mabulok yung kamatis, isinama ko na rin po yung kamatis. Kapag luto na po yung kamatis natin, ganyan, lutong-luto na siya, na pwede mo na siyang durugin. Saka natin isusunod ang chicken. So, yan. Hahalo-haloin lang natin yan siya. So, yan mga beshi, sunod na ilalagay ko ay ang paminta. Yan. Masarap kaya pag may paminta. Mapaminta kasi akong tao mga besh. Tapos yan, nahaluin lang natin yan siya para hindi masunog at hindi dumikit sa kawali. Sunod naman po natin mga kabeshi ay ang patis. Tantya-tantya lang po yan mga kabeshi. Hindi po ako nagpa-proper na sukat. Tantya-tantya lang. Tapos hahayaan po muna natin kumulo ang chicken sa patis para mas manuot ang lasa. At tatakpan muna natin siya. Pabalikan natin siya in a few minutes. Ayan mga besh, kulong-kulong na siya sa pati. Sakan po natin siya lalagyan ng sabaw. Kayo na po ang bahala kung gaano karaming sabaw. Dahil sa amin po ay masabaw kami. Kaya maraming sabaw po yung nilagay ko dyan. Kulo na siya mga kabeshing. Yan. Isusunod po natin ilagay dyan ay yung
fresh na sampalok. Ayan, fresh po na sampalok kayo mga kabeshi. Hindi po tayo gagamit ng ibang pampaasim, kundi sampalok lang po. Ayan, pakukuluan lang po natin yan silang lahat. Isusunod po natin ang siling haba. Seasoning, kayo na po ang bahala kung anong seasoning ang gusto nyong ilagay sa inyong sinampalukang manok. Ilalagay po natin sa low heat ang ating apoy, saka po natin dudurugin ang mga sampalok para mas lumabas yung katas ng mga sampalok at mas umasim yung ating sabaw. So that's it for today's Cooking 101 with Gracia mga kabeshi. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng video ko. Maraming salamat sa mga kabeshi and see you to my next vlog.